Kamusta mga chong? Panibagong araw, panibagong buhay at syempre panibagong episode na naman ang pag-uusapan natin. Matapos ngang makuha ni Coach Aldin Ayot ng Converge FiberXers itong si Arjun Melesio at Chris Porter mula sa Phoenix Super LPG. Na ayon pa kay Coach Aldin Ayot, either will be one or two more trades that will happen soon. At napapabalita din yung pagkanais ni Coach Aldin Ayot na makuha itong si Bong Quinto mula sa Meralco Bolts. Sinabi pa ng insider na i-offer nga daw ng Converge FiberXers itong si Alin Bulanadi at Taylor Brown para kay Bong Quinto. Sa tingin ko eh medyo tagilid talaga itong trade offer ng Converge FiberXers para dito kay Bong Quinto. Kasi nga si Bong Quinto eh alam nating starter yan ni Coach Norman Black. Pinagkakatiwalaan niya talaga yan eh. Na gayon pa mang may talent nga at malaki talaga ang potential nitong si Alin Bulanadi at Taylor Brown. Pero tandaan natin, ang Meralco Bolts is a contending team. They are not a rebuilding team, okay? At ayon sa isang insider, ay nireject nga daw ng Meralco Bolts ang trade offer ng Converge FiberXers para dito kay Bong Quinto. At posibleng makipag-trade na lang ang Converge FiberXers dito sa TNT Tropang Giga para kay Kib Montalvo. Pero mukhang mahihirapan din silang makuha itong si Kib Montalvo sa TNT Tropang Giga, no? Kung si Alin Bulanadi at Taylor Brown pa rin ang i-offer nila. Ayon sa isang report ay TNT is looking for two players, a backup point guard and a power forward. Sign na nga kaya ito ng Calvin Oftana trade to TNT Tropang Giga. Dahil kung tutuusin ay wala nang magiging hadlang sa trade na yan. Dahil wala na nga si Coach Siengyao sa NLEX Road Warriors. Ito nga kasi yung isang dahilan kung bakit umalis si Coach Siengyao sa NLEX Road Warriors. O baka naman harvest time na para kunin si Ato Ular mula sa Blackwater Bossing. Napakaganda rin kasi nang ipinakita ni Ato Ular sa nakaraang Philippine Cup. At yung sa backup point guard naman na sinasabi dito ay posible din talaga yung Baser Amer mula sa Blackwater Bossing at Kevin Alas sa NLEX Road Warriors. Yung Baser Amer kasi, hindi man mga eye-popping numbers yung naitala niya last Philippine Cup, pero nakapag-average naman siya ng almost 10 points, 2.7 rebounds, 3.1 assists in 25 minutes of game action. Ngunit gayon pa mang hindi na nga katulad ng dati yung mga naipoproduce niya ng number katulad nung nasa Meralco Bolts siya. Pero yung attitude naman ng player na ito, yung winning mentality pagdating ng fourth quarter, lalo na yung last 2 minutes. At dito talaga sumikat yung night-night, di ba sir? Ay, sorry, hindi yan. Tanga talaga. Ito yung tama. Ito talaga yung Pinoy version ng night-night ni Stephen Curry. At si Kevin Alas naman, eh, alam naman natin na dyan din ang galing yan. Yung rookie season niya, dyan talaga siya nagsimula sa talk and text. Kaso nga lang, sobrang baba talaga ng mga numbers na naiproduce niya that time. 6.5 points, 1.8 rebounds, 1.7 assists in only 19 minutes of game action. Pero ngayon ay nakapag-average na siya ng 17.5 points, 5.3 rebounds, 5.3 assists in 33 minutes of game action. Sobrang laki na din kasi ng naging improvement ni Kevin Alas noon at sa ngayon. Kaya naman pala, harvest time na. Kumbaga sa mangga, hinog na yan kaya pwede nang pitasin. Ano ka nasisira, ulo? Tapos wala na si Coach Siengyao sa NLEX kaya naman wala nang pipigil sa mga gustong pitasin ng talk and text sa NLEX Road Warriors. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page. Marl Hoops, pakifollow mo na din ako sa aking TikTok account. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts, just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.